po. Alam ko po marami sa inyong may alam na matagal ko po piniling manahimik. Bakit? Kasi kagaya po ng iba sa inyo, natakot po ako. Kasi nung huling beses po na ginamit ko yung platform ko sa usaping politika, hindi naging maganda yung nangyari. Naging dramatic po yung experience ko noon. Kagaya po ng nararanasan ngayon ng ibang mga artista na nagsalita, ang dami pong pag-atake, ang daming sinabi, hindi lang sa akin, pero pati pamilya ko. Kaya sinabi ko po nun sa sarili ko na yun na yung huling beses na magsasalita ako sa ganong usapin kasi ayoko nang maulit yun. Pero ngayon, dito po ako kasi pakiramdam ko kailangan. Pakiramdam ko kahit wala man kasiguraduhan na marinig to, at least may ginawa ako. Pakiramdam ko kailangan kong maging boses ng iba. Kaya andito po ako, pinipili kong magsalita kasi nagpatong-patong na yung mga dahilan. Maaaring marami sa inyo iniisip po na maginhawa yung buhay namin kumpara sa iba. Opo, pero hindi po ito nagtatapos yun eh. Mas may responsibilidad po kami na tumulong sa iba. Hindi po ibig sabihin nun, hindi kami apektado sa nangyayari kasi hindi namin kayang makita yung mga tao na nahihirapan, na umiiyak, na hindi alam kung ano na mangyayari sa kanila. Kaya nandito po kami kasi responsibilidad namin makaramdam para maging boses ng mga taong hindi mapakinggan. Kasi kung hindi kami magsalita, sino magsasalita para sa kanila? Meron po akong isang linya dun sa movie na nagawa ko nung huli. Ang sinabi dun, ang choice para lang sa may pera. Nung isang buwan po akong namuhay kasama yung mga OFW sa Hong Kong, dun ko po napatunayan at dun ko lalong nakita kung gaano kahirap ang buhay. Kaya nakakalungkot man isipin, totoo yung sinabi nila na ang choice hindi para sa lahat. Hindi lahat kasing swerte natin. Nakakalungkot yun. Tapos ngayon, yung pong pagkawala ng pagka-shutdown ng ABS-CBN, sa ginawa nilang yun, mas binawasan pa natin yung pagpipilian ng mga kababayan natin. Alam po natin na marami sa lugar sa Pilipinas ang tanging channel na meron sila, nasasagap lang nila ay ang ABS-CBN. Sa panahon po ngayon ng pandemya na kailangan po natin ng impormasyon maya't maya, alam po natin kung gaano ka-importante ang news, ang pagkukuhanan ng impormasyon. Pero ngayon, nawala din po yun sa mga kababayan natin. So, paano po sila makakakuha ng update sa nangyayari sa mundo, sa Pilipinas? Pangalawa, sa hinaharap po natin ngayon, alam natin kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng lahat. Na yung tanging nagpapasaya sa kanila o yung isa sa mga bagay na nagpapasaya sa kanila, yung libangan nila sa panonood. Pati po yun, naalis sa kanila. Yung makapanood lang sila ng konting ganyan, mapanood nila yung paborito ng teleserye, makakalimutan nila kahit papano yung problema. Yung libangan na yun, pati yun, ngayon napagkait na rin sa kanila. So, impormasyon, libangan. Ito yung panahon po na dapat wala tayong mapag-iwanan na Pilipino. Ito yung panahon na dapat magtulong-tulong tayo.
Kaya nananawagan ako sa mga tao na may access sa impormasyon. Sana alamin natin kung ano yung nangyayari. Alamin natin kung bakit namin pinaglalaban to, kung bakit paulit-ulit namin sinasabi na walang nilabag na batas ng ABS. Tulungan nyo kami na ipaintindi sa iba kung saan kami nanggagaling. Sana matuto tayong makaramdam para sa 11,000 empleyado na nanganganib mawala ng trabaho. Matuto tayong makaramdam sa ilang milyong Pilipino na nawalan ng libreng access sa impormasyon at libangan. Huwag na po natin palalain ng inequality. Ang choice, hindi lang yan dapat sa may pera. Magtulungan tayo. Ngayon po, baka sinasabi niyo na pinipili namin magsalita kasi pangalawang tahanan na namin ang apektado. Pero hindi lang po kasi yun yung issue. Una, issue din po ito ng labor issue. Kasi ilang libong empleyado yung nawala ng trabaho kahit nawala naman silang nilabag na batas. Issue din po ito ng public health. Kasi yung impormasyon na pinagkukunan nila para protektahan yung mga sarili nila, nawala. At lastly, issue din po ito ng press freedom. Kasi nawalan sila ng paraan para magpahayag. Kaya nananawagan po ako sa mga kinuhulan na sana bigyan natin ng atensyon yung mas kailangan, yung pong mas makakabuti para sa nakakarami. Tayo mga Pilipino, sana matuto tayong manindigan sa kung anong tama. Sana magamit natin yung boses natin para mapahayag ng responsable kung ano yung mga saloobin natin. At sa mga kabataan, sana huwag kayong matakot. Kasi kagaya nyo din ako, takot ako. Pero kung hindi kasi tayo magsasalita ngayon, sino? Tayo yung magmamana ng Pilipinas kaya may karapatan tayo. Samahan niyo po kami magdasal na sana maging okay na lahat, sana matapos na lahat to at sana maayos lahat sa tamang proseso at mapag-usapan ng maayos. Ayun lang po. Salamat po sa pakikinig. Ako po si Kathryn Bernardo, isang artista, isang Pilipino. Huwag po sana natin kalimutan kung anong tunay na kalaban. Laban ka, pamilya. Okay po ako. Kahit po sa suporta niyo, hindi man ako kasi yaman ng mga kasabayan ko, pero okay po ako. Hindi rin po ako magsasalita tungkol sa serbisyong binibigay ng ABS-CBN dahil kusang buo po nilang binibigay yun. Ang sa akin lang po, kung maipapangako po na yung mga mawawalan po ng trabaho sa gitna ng pandemya, magkakaroon po sila ng trabaho na may parehong sweldo, na may parehong benepisyo, dahil ilang taon po ni ang binigay nila doon para maabot nila yung estatong yun. Kung meron po, tatahimik po ako. Wala po kayong maririnig sa akin. Pero, alam ko ho na hindi ho pwede mangyari yun. Na hindi mangyari yun dahil marami pa ho ang walang trabaho ngayon. Lilinawin ko lang po na hindi po ito laban against our government. And I wish our president the best. Na hindi po natin malalampasan ang pandemyang to kung wala po siya. Maniniwala ho ako na dapat po sa panahon ngayon lalo ay magkaisa po tayo at magtulungan. Hindi po ito laban against our government. Lilinawin ko lang po ulit. Ang nilalaban ko po dito ay ang mabigyan po ng extension ang prangkisa ng ABS-CBN.
kagaya ho ng pagbigay rin po ng extension sa ibang kumpanya na nag-expire po ang kanilang prangkisa, pero na-extend po para po dinggin ng Kongreso ang kanilang mga kaso. Yun lamang po. Nilalaban ko lang po kung anong tingin ko pong patas, kung anong pantay-pantay, dahil naniniwala rin po ako dyan. Naniniwala rin po ako na sana po mabigyan po ng araw sa Congress ang ABS-CBN para maharap po nila yung mga paratang sa kanila, para mabigyan po sila ng chance. Ng chance po para sa tamang paglilitis, na tama lang naman po. Mga ma'am at sir, we are not asking for VIP treatment. Hindi po yun. We are asking for a fair chance. Na yun naman po ang gusto ng Kongreso. Na yun naman po ang gusto ng Senado. Na tamang oras para sa tamang paglilitis. Ngayon naman ho, kung sakali po mapatunayan na meron pong pagkakasala ang ABS-CBN, tama po kayo, ang batas ay batas na dapat pong sundin. Kung meron pong pagkakamali, ayusin. Kung sino man nagkasala, parusahan. Pero ayusin po natin ang mali. Naniniwala ako na ang lahat ho ng kumpanya ay meron pong pagkukulang at mga may room pa po para i-improve. Naniniwala po ako dyan. Pabor po ako dyan dahil pabor po yan sa tao. Lahat po tayo minsan may reklamo na tayo sa mga boss natin eh. Lahat po tayo, mapag-government man yan, maka-private, maliit na kumpanya o malaki, lahat po tayo may reklamo po. Pero hindi po ang pagpapasara at pagdagdag pa po sa mga listahan na napakalaki na wala na pong trabaho ngayon. Lalo na po sa gitna ng krisis. Alam niyo po, ako po naniniwala rin po ako sa second chance. Lahat po tayo, deserve po natin yung magkaroon ng second chance para maayos po natin yung mga bagay-bagay. Second chance to fix things. And, Kuya Jobert, mahal po kita. Alam ko ho yung mga naitulong niyo po sa mga pangangasawa ko, naging mabait po kayo sa akin, pero aminin po natin pareho na mali po yung pagkakasabi niyo, na magpakamatay na lang po si Nadine sa ere. Mali po kayo doon. Pero niniwala po ko, sir, na sa haba ng panahon na binigay niyo po sa industriya ito, deserve niyo po ang second chance. Sir, tulungan ko po kayo dyan. Kakampi niyo po ako dyan. At sa ABS-CBN, kung mabibigyan po tayo ng second chance, ng pangalawang pagkakataon, itama po natin yung lahat ng mga pagkukulang natin. Pasalamatan po natin yung mga tao na sumuporta sa laban. Mas bigyan po natin ng tamang alaga yung mga nagtatrabaho sa ABS-CBN kasi sila po yung sumuporta sa laban na to. Yung mga irregular na matagal nang nagtatrabaho sa ABS-CBN, irregular po natin. Bigyan po natin ng tamang benepisyo. Bigyan po natin ng magandang buhay yung mga tao. Yung mga nangangailangan ng trabaho, total alam na rin naman po natin na pakiramdam na walang trabaho, sana po mabigyan po natin ng trabaho. Yung mga empleyado na natanggal sa trabaho na matagal na pa nang lumalaban. Alam niyo, kung meron po silang pagkakasala, may pagkukulang sila ng panahon na yun, pati hindi rin po natin bigyan ng second chance. Lahat po tayo nangangailangan ng trabaho ngayon. Dun sa nag-viral ngayon na cameraman si Kuya Journaly, sir, nag-reach out ako sa mga kaibigan kong cameraman kung baka pwedeng makausap ka. Sir, usap po tayo ng maayos. Pakikinggan po kita. Baka po pwedeng maging tulay ako para maayos po yung problema. Pakikinggan po kita. Wala po akong pipigilan sa inyo kung magsasalita po kayo. Sa mga nawalan po ng trabaho ngayong panahon ngayon, humihingi po ako ng pasensya at paumihin sa inyo kung ngayon lang po kami nagsalita, ngayon lang kami humarap,
At kung wala po kami ng mga panahon na kailangan nyo po ng damay namin, humihingi po ako ng pasensya sa inyo. Ganito po pala yung pakiramdam ng mawalan ng trabaho. I'm very sorry. Let's see last one. To Soljan Calida, to NTC, how do you expect us to heal as one kung kayo po mismo ang susugat sa amin? Naniniwala ho ako, sir, na marami ho kayo nagawang maganda para ho sa bayan natin. Naniniwala po ako dun. Pero sir, kung tinuloy niyo po itong desisyon na to, kahit na ano pong degree nyo, talino, posisyon, achievements, hindi po yun ang matatandaan ng tao. Matatandaan po nila, and you will go down in history bilang kayo po ang taong pumatay sa ABS-CBN at tumuro sa napakaraming tao sa gitna ng pandemya. Yun po yung matatandaan namin, sir. At huwag nyo pong hayaang mangyari yun. Nakikiusap po ako na magkaisa po tayo at magtulungan, lalo na po sa panahon ng krisis. Please, magkaisa po tayo. Yun lamang po, ako po si Angel Oxine, Filipino, volunteer, artista. Isa rin po akong no work, no pay, na nakikiisa po sa inyo. Ingat po kayo ngayong pandemya. Laban ka, pamilya.